Magandang umaga po sa inyo dyan, Mel, at kay Kapitan June Inyon. Kairon? Okay. Yes, Kapitan June Inyon ng Barangay San Antonio, San Pedro City. At nais natin siya makapanayam kaugnay dito sa issue na ibinabato sa kanya sapagkat ito yung hindi natin malaman kung ano ang pinakang Go ahead, Mel. Mahina yata ang signal nila, no? Sige, kausapin na natin diretso si Chairman June Inyon. Chairman June Inyon, si Errol Dakami po sa DCRJ. Welcome sa program, sir. Ngayon, kaya... Challenge yata ang signal nila, engineer doon, no? Para may problema ang signal. Mel, may problema yata ang signal niyo, nagpuputol-putol. Kausapin na natin si, ano? Sige, pakilapit ng camera tayo, no? Ayan, pakilapit Ana? Ng camera. Pakilapit doon ng camera. Kapitan? Kapitan Jun! Kapitan Jun, magandang umaga po sa inyo, sir. Si Errol Dakami po. Good morning, Errol. At good morning sa inyong mga tagapanood. Opo, ayon po sa report ay... Pinatawan ka raw po ng 6 na buwan na suspension ng city government, ng city council. Totoo po ba ito? Alam niyo po, Errol, ano, siguro ang hindi maintindihan ng mga tagapanood at yung mga sa mga nababalita about this suspension. Para po kasi sa amin, ito ang ginawang nilang sangguni ang quasi-judicial body is illegal. Illegal po kasi hindi po sinunod ng city council na i-recognize ang 11 and 12. Yan po ang base sa kautusan ng COMELEC resolution. At pangalawa, sinugundahan po ito ng ating DILG na binigyan po ng hindi ako magkakamali, writ of execution na i-recognize 48 hours na City Council. Anong ibig sabihin po na sa pag-recognize ng 11 and 12? Ibig sabihin, there is a question also of legality of their composition. So para po maintindihan po sa mga siguro, sa mga hindi nakaintindi sa nangyari, meron po yung Mel po na dalawa po ang na nakiklaim no, na hello putol yes, putol ang signal. Hindi po Mel, hindi stable ang signal ninyo, sayang ng sinasabi niya ano, ni, okay sige ano muna tayo pakihanap tayo ng I-out ko muna kayo, out muna tayo ha, then hanap tayo ng hanap tayo ng spot diyan na maganda kasi importante itong pinag-uusapan natin. There are two different issues. Yung sinasabi ni Kapitan June na may illegal composition ang council dahil may hindi na-recognize na 11 and 12 plus yung sinasabi naman na dahilan laban sa kanya, no? Sige, balikan mo kami, Mel. Engineer, ayusin natin. Nagpuputol-putol, sayang nung ano natin. Sayang nung interview natin kay Kapitan June. Mel, hanap kayo ng spot dyan na mas malakas yung signal. Please, salamat. 6 na minuto po bago mag-alas 11 ng katanghalian. Siguro lipat kayo, Mel, ng spot dyan na malapit-lapit doon sa router ng internet para mas matibay at stable ang signal ninyo from San Pedro City sa Laguna papunta rito sa Makati. Now, mga kaibigan, ayon po doon sa report, si Kapitan June ay pinatawan po ng suspension na 6 na buwan ng City Council. Pinagbotohan po at tila majority ang bumoto sa City Council imposing 6-month suspension. But initially, nung marinig ko nga po ang initial statement ni Kapitan June Inyon, he called it an illegal decision. At may sinasabi po siya na illegal yung composition ngayon ng City Council because they did not recognize the 11th and the 12th winner sa eleksyon ng mga konsyal. So I just don't understand. Gusto kong linawin ito.
how connected are these two different issues? Paano yan magkakonekta para may paliwanag natin, ano? At itong isyung ito ay executory na ba ito? Pinagbawalan na ba na si Kapitan na pumasok pa sa kanyang trabaho diyan sa Barangay Hall? All those things, itatanong natin mamaya pag stable lang kanilang signal. Samantala sa area nila. Alright, once again, magandang umaga po, Kapitan Jun at Paring Romel, sa inyo dyan. Cap Jun, si Harold na kami po ulit. Welcome back, sir. Good morning ulit, Errol, at saka sa inyo kung tagapanood, pasensya na. Kasi nandito kami sa isang area, siguro mahina yung ating signal. Opo, opo. Tinawag niyo pong illegal yung suspension ng City Council. Bakit po? Okay, ang pinagbabasihan po natin dito ay yung hindi nila pag-recognize ng 11 and 12 na City Council. Mm-hmm. Meron po kasing resolution ng COMELEC na, mm-hmm, na dapat po nila i-recognize ang 11 and 12. Mm-hmm. At ganoon din po ang DILG na inutusan sila na i-recognize yung 11 and 12. Mm-hmm. So, dahil po sa hindi nila pagsunod dito sa kautusan ng COMELEC at saka yung DILG, uh-huh, at hindi sila nakapag-file ng TRO, maski po ang sasabihin po nila ay dapat kailangan nilang kumbaga nag-motion for reconsideration yata sila doon, uh-huh, sa Supreme Court. That doesn't cure po the issue na yung composition po ng sanggunian ay is in question. Di po ba? So, uh-huh, it renders po the whole thing illegal when you do something like going to the proceeding of a quasi-judicial. Para, uh-huh, po maintindihan po sa mga taga-panood, uh-huh, the fact po na yung kunyari yung lupa na merong pong nagki-claim ng dalawang owners, uh-huh, sa palagay nyo ba tama na i-proceed, magpo-proceed yung isang grupo sa pagbebenta ng lupain na yan? Uh-huh. O antayin muna nila yung desisyon ng Korte Suprema siguro para, uh-huh, po makaproceed sila. May question po ang kanilang composition po sa sanggunian. Bakit po nila minamadali na kailangan po nila talagang ipagpatuloy ang isang quasi-judicial proceeding na, uh-huh, yung issue po na ay tinalakay na po nung nakaraang administrasyon po ng Katakis. Uh-huh. At ito naman po ay naresolba na po ang temporary or preventive suspension dahil po ay ang mga issues po concerning po sa mga nireklamo po na nila sa akin, which is po walang kakwenta-kwenta, ay nagbigay na po ang opinion ng isang judge. Bakit po ako dadaanin pa sa panibago na namang proseso na hindi man lang ako tinanong? Mm-hmm. Kakaupo lang po nila, hindi po sila privy sa mga issue, sa mga, uh-huh, sa tungkol po sa mga reklamo. Bakit po nila minamadali ito? Hindi nga nila ako tinanong, mga isang never po nila kinuha yung aking punto. Hindi nila inintindi. Kapitan, in short, with your argument, lumalabas ba na lahat ng proceedings dyan sa council ay illegal because you are saying that in question yung composition ngayon? Yes, kapag lumabas po ito, kunyari ang opinion ng Supreme Court, no? Kasi again, no? Errol, wala po itong TRO na pinail sila. Hindi po ito na TRO na dapat po ganito po, Errol, no? Kapag inutusan po kayo ng COMELEC, mm-mm, na irespetuhin na meron silang resolusyon na inilabas, hindi po ba dapat sumunod tayo sa COMELEC? Kasi po sila po ang constitutionally authorized, empowered, mm-mm, na mag-interpret po ng batas pagdating po sa eleksyon. Kung sinabi po ng COMELEC na yung 11 and 12 ay dapat po i-recognize,
Sundin po na sana ng City Council yung desisyon ng COMELEC, at kung may problema sila, saka sila po magpa-TRO kung gusto nila ipatigil yon, o kung mag-motion for reconsideration po sila, saka po sila mag-file na sa korte. Pero hindi po pwede na totally po i-disregard po nila yon. Kung nagsabi rin po ng pareho ang opinion ng DILG, dapat po sumunod muna sila sa DILG at saka po sila mahumingi po ng apila. Di po ba? Apparently, ang ginawa po yata nila, sa tingin ko, parang naghugas sila ng kamay na kung ano man ang magiging desisyon nila doon sa 11 and 12 ay hindi sila madadawit, kaya dinala kaagad nila sa korte, and they allow the court to say anything kung mag-decide po sa ganun. Ano? But in the meantime, if lalabas na illegal po ang composition at paano po yan? Sino ang may finality rin na magsabi na illegal po yung ano composition, sir, ng City Council? Well, I guess this is really illegal ng the fact po na ang COMELEC at DILG sila po nag-interpret ng batas na dapat 12. Sila po ang empowered sa ating konstitusyon na mag-desisyon ng ganyang kaso bagay. Sila ang expert opinion po na pagdating dyan. Ngayon, kung ipustunin niyo po ito at iakyat niyo po sa Supreme Court ang ginawa ng COMELEC at DILG, no? Una-una sa lahat po ay sundin niyo muna ang kautusan ng COMELEC at DILG. Mm-hmm. At saka kayo mag-file ng TRO kung magbibigyan kayo. Mel? No, nawalan signal ni Kapitan. Mel, are you hearing us? Nawalan signal. So going back to the issue of legality of the composition, meron po bang nag-question din equally sa korte ng kanilang legality rin, na Kapitan? Before I will go to the issue naman yung inaakusa po sa inyo ng mga kagawad po ninyo, no, dahil sinasabi po ninyo walang Nag-file po kami ng prohibition ng kanilang proceeding. Okay. No? And then we're just waiting for the TRO. Okay. No? And again, sa sinasabi ko nga po sa inyo, opo, no, bakit ko po susundin ang suspension order na ang nagsiserve mismo ay yung sanggunian bayan? Mm-hmm. Ang tanong ko po sa inyo, kay siguro, Errol, alam naman po natin yung mga proceedings po ng batas, di po ba? Uh-huh. Ang tanong ko po sa inyo, kung ang sanggunian na bayan ba ay nagbigay sa akin ng suspension order, susundin ko ba o hindi? Magiging self-serving po ang siyempre, dahil tayo po ang... Pero anyway, legality po ang pinag-uusapan ho rito. Correct. So ang legality po dyan, ang proseso po dyan, ang sanggunian bayan po, kapag nag-issue po sila ng resolution, yeah, ng suspension, idalhin mo na nila yan sa DILG. Mm-hmm. At yung DILG po, doon po sila titingin kung ang proseso po ay tama. Okay. Pero tanong ko po muna dito, bakit naman po ang DILG gagawin nila po yan na isuspende ako, na yung kautusan nga nila na i-recognize yung 11 and 12 ay hindi sinunod? Dinisregard nila yung utos ng DILG. Tama, tama. So, there's a lot of inconsistencies dito. Mm-mm. If I would issue an arrest warrant, being a barangay captain, to you, Errol, issuean kita ng arrest warrant signed by the barangay captain, susundin nyo ba? Well, alam naman natin na ang korte lamang ang pwede mag-issue ng warrant of arrest. Exactly po. So, bakit po naman ako susunod? Pero by law, the council can also discipline earring officials, ano? But I'm not saying that you are earring. Gusto kong pag-usapan nga natin ito. Sinabi mo kanina, walang kakwenta-kwentang akusasyon sa inyo ng mga gawad po ninyo. Saan may nagsimula, Cap?
Nako, maubos yata siguro ang airtime po ninyo. Kapag okay lang, ayos yan. Lang, ayos lang. Ay, nakapasimple, siguro yan po na paliwanag. Meron po akong limang kagawad noon. Okay. No? Na itong limang kagawad ay nireklamo po ako sa hindi pagsumite ng aming barangay budget. Aha. At kasama po doon sa mga nagreklamo ay yung barangay secretary. Ngayon, nagsimula po ito ang medyo tampuhan po nila kasi nung panahon ng pandemya, gamit-gamit yung sariling pera kung personal, nagbigay po ako sa isang matalikong kaibigan na si Kagawad Diosdado Lozada ng isang ng bigas. Okay. So, akala siguro nila na yung ang ng pera na pinagamitan ng barangay. Oo. Ay galing sa barangay kasi sabi ko from the barangay San Antonio. I did not put my name there kasi I don't want to sound parang may take advantage ng politika. Oo. Meron na naman akong plano. Yeah. May mayor na naman ako. That's why napapasikat. So nilagay ko lang po sa barangay San Antonio because yan po ang gusto. So they took it negatively. So gumawa po sila ng mga bagay na parang kung baga ay kudeta nila ako. So nakakatawa po, ang proseso po ng pag hindi pagsumite ng barangay budget ay una sa lahat po, ang Kapitan Del Barrio ay maghahanda po ng budget, ng priority programs ng aming lugar. Yeah. At ito po ay ibigay ko po ito sa council for batuhan po ng opinion at saka yung sa aking kagawad. At itong kagawad ko ay pumirma naman po ito kasama ito sa pagpirma ng approval ng aming budget. Tapos po na-approve yan as a resolution, pinigay po namin sa barangay secretary to be submitted to the city council. Which ang unang taong pagbibigyan yan ay yung budget officer. Yeah. Ayun, of course, may receiving copy yan. Of course, meron pong lahat po ng kaibahan po dyan. No? Ako po handa at pinakinggan ko at pinisintang ko sa aking kagawad na ito ang aking programa at inaprubahan po nila. So, ibig sabihin, natapos po ang aking trabaho. Sumite naman po sa may city council kung hindi man nila natanggap. Kung hindi man lang natanggap, bakit ngayon lang after 5 years? After 5 years nila sasabihin na hindi kami nagsumite kasi on the 6th, 7th, 8th, 9th, and 10th year, aprobado naman po yan. The same budget, the same proposition ng program sa aming ginagawa. So, ibig sabihin po, meron pong bad faith po dyan, di po ba? Meron pong political... Yeah. Meron pong politically motivated ang ginagawa nila, ang action nila to suspend me. So there is no issue on corruption, there is no issue on anything that wala eh, kasi they cannot even follow our own programs, no? So ang tao kasi pagdating nila ng pagdid kapag dadig ba tawag ito kapag nakarinig po ng suspension. Eh, meron po talagang ang may notion. Na, may notion na parang may ginawang mali. Yes, yes. Para alam nyo kapag sinuspindi kayo sa klase, di ba? Eh, masamang tao ka na. Masamang estudyante ka. Bastos ka na estudyante. So, hindi, wala po sa ganon. Technicalities lang po ang ginagawa nila sa akin. Para to make it clear, Kapitan, di ba? Speaking of budget kasi at role ng COA, the fact that, say, for example, there is no COA disallowance notice, eh, walang nalabag. Kasi if you spent barangay budget out of the programs, barangay programs, eh, ang magre-react na una dyan dapat ang COA, eh. Di ba, sir? Well, so, wala dapat ang magsasabi. Wala kami disallowance sa COA. Exactly. The last 10 years. So wala naman po. Ang issue po dito ay pamulitika lang ho. Ganun lang po ka simple lang. Lumilin. Ang naman Errol, medyo siguro, marami po talaga sa mga politiko, they don't like me. Simply because I have my own money, I have my own business, I don't get my own salaries,
Not a single drop of gasoline paid by the government is being put into my vehicles. No, I don't rely on the resources of the barangay. In fact, I use every single peso of the barangay budget to give it back to my constituents. And on top of that, I give my own thing. I have my own. I have my own programs, and I also build. Like, for katunayan po, meron po kaming pinapagawa dito na state-of-the-art po na command center para sa aming barangay. At dito po ay talagang ginagawa po namin na para talagang itong world-class, no? Fully air-conditioned. We have our own, you know, as you know, may fire trucks, rescue trucks, motorcycles, ambulances, and part of this, a good chunk of all these services are paid by yours truly. And of course, my company, which I own. So, ito po ay pangkawang gawa po eh. Apo, wala apo po dito na talagang ginagawa namin na para sa sarili kong sa sarili kong interest. May, niyo, Kapitan, meron po bang ano dyan? Kapitan na may Ashdes, meron po bang personality, political personality dyan sa paligid po ninyo that felt threatened with your presence? I don't want to presume or assume na ganyan po ang kanilang motibo. No? Pero yun, napakayabang ko naman kung sasabihin ko, Kapitan Del Barrio lang naman ako. Yung rason nga kung bakit nandito lang po tayo sa level na to, kasi ayoko po pag isipan nila na ang aking interest kung bakit po ako gustong umangat po at sa posisyon ko ay ay pera. Kasi alam niyo po, sa barangay, ang aming pong budget dito, 80 million. No? Pero yung aking kumpanya po, ang kanyang revenue po ay billion-billion. Sino naman po mag-isip na nanakawin ko pa ang pera ng barangay kung ito naman po ay natatanggap at kinikita ng aking kumpanya? So yun lang po yung akin pong gusto sanang ipakita. Kasi alam mo, importante po ito para sa akin dahil ayoko po mag-isip rin yung mga aking mga anak sa aking mga mahal sa buhay na tayo po ay kumikita at yumayaan at papayaman dyan sa aking posisyon. Eh, barangay captain ka lang, hindi ka na po siguro pagdudugahan pa, di po ba? Apo, apo. Ito lang po yung aking napakalungkot to kasi itong mga nakaupo ngayon, mga sa city council at ang mayor natin, sinuportahan ko po sila sa sarili ko pong pera. Ako po yung nag-decision po at tumulong sa aking pong munting kakayan bilang hindi po isang barangay captain, bilang isang ano po, no, isang constituent po nila sa sanay. Yes, sir. So, anyway, everybody is entitled to their opinion. At the end of the day, meron naman po talagang batas that will really guide us and then direct us to the right direction. That's why meron po tayong mga kautusan na kailangan po natin sundin at pahiralin. Ngayon po sila mismo ay sumusuway sa direktiba po ng COMELEC at ng DILG. At sila po ay talagang pilit po nila ay dinidelay nila ang mga ganitong klaseng mga bagay, no? Ay maapektuhan po ang services po ng ng administrasyon nila at ang aking barangay rin sa aking pagbibigay ng serbisyo. Eh tingnan niyo na lang, Aaron, no? Kung ito po ay lumabas na yung COMELEC at DILG ang posisyon nila ay tama, edi ibig sabihin po yung lahat ng resolusyon na ginawa po nila illegal. Ibig sabihin po, lahat po nila na nirealignment of budget na yan ay may kaso na po sila ng malversation of funds. Dito ba? Apo. Lahat po ng kontrata na pinirmahan po ngayon ng sanggunian ay illegal. Tingnan niyo naman po kung gaano katindi ang epekto nito sa pagdating po sa serbisyo sa tao. Madidelay po lahat ang lahat po ng kanilang mga programa kung meron man. So, yeah. Ganun po. At siguro, napaliwanag ko na maayos kung ano po ang aming
ang aking pong opinion rito. So ito pong issue ito ay dadalhin niyo na lang po ito sa court and you allow the court to decide on this. Ku-question niyo po itong suspension na pinapataw po sa inyo, Cap. Well, definitely po, di ba? Kung kayo po ay bibigyan ko po ng arrest warrant, Errol, no? Bibigyan kita ng na ako po pumirma. Malamang hindi niyo po susundin, di po ba? Of course. Kasi kung warrant of arrest, ay alam natin, korte lang pwede mag... Correct. Ngayon, anong pwede niyo po ikaso sa akin? Dahil yan po ay binigyan kita ng arrest warrant. Anong pwede niyo ikaso sa akin? Usurpation of authority. Claro, obviously. Claro. Ano pa ho? Marami. Marami nga. Ano pa po pwede niyo maisip ko na pwede niyo... Grabe, corruption pa rin yan. Marami yan. So, hindi niyo po pwede. Hindi niyo po pwede. O hindi po ako pwede. Mag-apila pa. Yeah. Ikaw, mag-apila ka pa sa Korte Suprema? Hindi ka mag-apila. Kakasuhan mo na lang ako nang sinasabi niyo, nabanggitin yung mga grave abuse of authority, usurpation, and graping corruption. Siguro, bato mo na sa akin. Yan po ang aming ngayong pinag-aralan. Kasi ang amin naman po dito, paano na lang po kung masuspindi naman ang buong konseho, vice mayor at mayor sa kanilang posisyon? Di sino na lang po ang ating mga opisyalis dyan para makapagbigay ng servisyo sa tao? Sinong kawawa? Di tao po. Tama po. Tama po, tama po. In the meantime, ang ayaw mo namang mapabayaan, of course, yung barangay po ninyo na pinaglilingkuran po ninyo at nandiyan po ang mandato po ninyo. At kayo po ay nakakaintindi sa mga batas. So, ang antabayan na natin dito, what will be the decision of the court? In the meantime, Kapitan Jun Inyon, ano po ang mensahe po ninyo sa inyong mga kabarangay at sa mga taga San Pedro City, sir? Alam niyo, ang aking mensahe po sa aming mga kabarangay, mahal ko, yes, sir, mga constituents, ay mag-enjoy muna tayo ho, no? Nandiyan fiesta po namin, no? At araw-araw naman po ay nagdidiwang po kami sa aming mahal na patron ni San Antonio de Padua. Alam niyo, Errol, at siguro nakikita naman dito sa aming mga kabarangay. Aha. Yung aking pong ginagawa at ang aking kumpanya, kung ano pong ginagawa naming magagandang programa at, yes, at mga areas po na dinidevelop namin. Katulad po ng SANAB na ginagawa naming sana isang mong maging Silicon Valley na sa ngayon, ibibigay po ng 2,000 na matataas na sahod sa aming lugar. No? On top of that, nandito po ang Union Bank Digital Hub. At hindi lang ho yun, no? At marami pa pong mga 20 at almost 30 na pala, 30 na mga unicorn companies sa Israel na nagbibigay po ng trabaho po dito sa aming lugar. Ang aming pong pasweldo po rito sa aming barangay, dito po sa aming ginagawang mga proyekto, ay umaabot na po ng 60 million pesos buwan-buwan. Over siguro magsasara kami 1 billion pesos itong taon na to pagdating po sa pasahod. So this is money to the economy of our little barangay. Apo. What we're trying to do now is to really uplift it, no? Minsan sigaw tayo ng sigaw, pagbabago, progresibo, but sana suportahan natin yan sa datos. So ito po yung mga datos na amin pong pinapagtrabahuan na talaga makamit namin kasi ito yung measure ng aming success. Tama. So ngayon po, kung itong mga tao na to, walang ginawa, kundi siraan po tayo at saka nagbibigay po ng fake news, innuendos, false notion, na tayo po ay corrupt. Ano po makukuha po ng mga tao na to? Kundi po siraan na ang serbisyo po na ginagawa namin araw-araw. So anyway, ang mensahe ko po ay chillan mo tayo. Wag na po na tayo makinig sa mga naninira po sa aming administrasyon. Ang importante po ay tignan na lang po na ninyo ang resulta. Tignan ninyo ang performance at makikita ninyo ang programa namin tuloy-tuloy. Malayo, malapit ang eleksyon, tuloy-tuloy po yan. Ang servisyo namin na libre pagdating sa gamot, dental services,
doctor services, legal, etc. Alam niyo sa amin po, Barangay Aaron, ano, kapag yes, kayo po ituman ng drugs at ng murder at rape, ang Barangay San Antonio ang magbabayad ng legal services ninyo all the way up to the Supreme Court hanggang makamit ninyong justisya. Nice. Kapag kayo po, meron po kami mga legal, free legal consultations dito na hindi ninyo kailangan hanapin si Barangay Captain June Inyo para makakuha kayo ng servisyo. Apolitical po ito lahat. Bumoto kayo sa akin, hindi. Nandyan po yan. It has been like this for 10 years. The same thing with the doctor's services. And the medicines are free. Even the education, we give out, we give free school rides. Kapag meron kami programa dito, napakaganda na unang-una, free food for attendance. Ang maraming dropout sa ating estudyante dahil wala silang baon, wala silang makain. Libre nga tuition fee mo, gutom ka naman sa classroom nyo. Tama. So dito sa aming barangay, libre po ang almusal, padangalian, libre. Para ang importante lang makapag-aral kayo ng mabuti. So ito, lahat ng programa nito, no, to name a few, maapektuhan po ito kung sususpindihin niyo ako sa walang kwenta-kwentang bagay. Ganun din po, no, kung ako po ay maghihigante at sususpindihin ko naman ang City Council at Vice Mayor at Mayor, ano na lang po mangyayari ngayon sa constituents po ng San Pedro? Di po ba maapektuhan rin? So yun po ang aming ang aking pong winning way, no? Kasi hindi pwede na puro na lang lahat paghihigante na sa isip tama. Natin. Diba? Tama. Kasi dyan, ang gusto ko lang sabihin, chill lang po tayo, di ba? Siguro, yan, ang ganyang klaseng style of pamulitika nila. But we have to think of the common good. Okay? Tama po. So maraming salamat po sa oras ninyo, Aaron. Kapitan John, maraming salamat po sa inyo. Opo, maraming salamat po. Bukas ang ating palatuntunan para maliwanagan ang mga bagay na tulad na ganito. Feel free, Kapitan, dito sa DCRJ, anytime, dito sa ating palatuntunan. Thank you, sir. Thank you. Mel, salamat sa inyo dyan. Thank you. Ayan, maraming salamat, Kapitan Inyon. At ayan, mula rito, kasama ng Erol sa tanggapan ni Gea, Kapitan June Inyon Jr. Romel Madrigal sa DCRJ 18 AM, ang Radyo Bandido TV. Thank you, Mel, at salamat kay Cap June Inyo ng Barangay San Antonio sa lungsod ng San Pedro, mga kaibigan. Medyo mahaba-habang usaping ito, ano? At interconnected na pala. Ito hong...